Hi guys! Welcome to my channel. So for today's video, ibang-iba tong video na to guys. So usually na ginagawa ko travel vlogs, makeup, beauty vlogs, and everything. So ito guys, sobrang ibang-iba talaga guys. So nakita nyo na sa thumbnail of course. Guys, bumili ako ng gold! Ayan, okay. Hindi ko to binili guys para lang may maipakita sa inyo. Hindi ko to binili para lang may ma-review sa inyo. Binili ko to, tinangka ko ito. Actually, pinilit lang ako na nanay ko na bumili ng ganito. Kung hindi pa ako pinilit, hindi ako makakabili ng ganito. So guys, syempre maganda din magtangka-tangka ng paminsan-minsan. Anyway guys, gagawin ko itong video na to para magkaroon kayo ng knowledge kapag bibili kayo ng product sa jeweler. Bibigyan ko kayo ng mga tips, ganyan. Bibigyan ko kayo ng mga dapat nyong malaman kapag bibili kayo ng gold sa jeweler. So anyway guys, napakaganda ng box nila. Yes. Binili ko to sa SM department store. Usually kasi nandun yung kanilang mga store ng the jeweler. So anyway guys, hindi ako nakapag-vlog doon kasi bawal mag-video. Kasi pala guys, noong 2013 or 2014 yata yon, nung martilyo gang yung jeweler, kaya hindi sila nagpapakuha ng video, ganyan. Sa SM Mega Mall yata yung nangyari, kaya ayun, hindi sila nagpapakuha ng video. So anyway guys, syempre, irespeto natin yung kanilang gusto, hindi tayo nag-video sa the jeweler nung binibili natin tong product na ito. At saka hindi ko in-expect na gagawa ko ng ganitong video guys. Hindi ko expect na gagawa ko pala ng video tong binili kong product na ito. Anyway guys, ito, the jeweler, napakaganda na kanilang paper bag guys. And then, ito yung kanyang laman sa loob. Tcharan! Ayan. Ito yung box nila guys, napakaganda, napaka-unique. Kaya kapag magpapalinis ka ng gold sa kanila, dalin mo lang yung box, tapos lilinisin na nila. Kasi alam nila na sa mismong jeweler mo binili. Kasi sila lang kasi yung katangi-tanging nagbebenta ng gold na ganito yung box. Kaya nga, pag pumunta ka doon, ipalinis mo, syempre madudumihan yan. Ayan guys, lilinisin na nila. Ayan, so open natin siya guys. Ayan. So anyway guys, ito yung kanyang box, napaka-social. Kaya siguro mahal yung mga products doon. Tapos, ayan siya. Ayan, kwintas yung binili ko guys. Tapos, ito, ayan. Kapag inalis mo siya, ito yung product. Alisin natin, papakita ko sa inyo. Eh, sasabihin ko sa inyo guys kung worth it bang bumili sa jeweler or online na lang kayo bibili. So, ito yung kanyang itsura guys. Ito, ayan, yung nabili ko doon. Pagpasensya nyo na, meron siyang tela-tela, wait lang. So, guys, ito yung itsura niya, ha? 16 inches yung kanyang haba or 18, 16 to 18 inches. Nakalimutan ko na, I'm so sorry. Tignan ko nga sa resibo kung meron nakalagay. So guys, walang nakalagay kung ilang inches ito. So, nakalimutan ko na kasi guys, eh, parang 18 yata yung kinuha ko. So, ito siya guys. Tapos, multicolor siya guys. Tricolor, kumbaga. Kasi meron siyang gold, tapos yellow gold, ay rose gold, and then white gold na pinagsama itong kanyang pendant. Ganyan yung itsura ng kanyang pendant guys. Oh. Sorry, hindi nagpo-focus yung phone ko. Ayan, wait lang. So, ayan yung kanyang itsura ng pendant. Ayan, layo. Ayan, ayan siya, guys. Ganyan yung itsura niya. Yung chain niya, guys, ganito yung itsura niya. Tapos, nung binili ko to guys, sobrang saya ko. Actually, nagdadalawang isip ako. At saka, nahihirapan ako sa sobrang dami nilang gold doon, ng klase ng gold doon. Nahirapan talaga akong mamili kung anong klase yung bibilhin ko. So, guys, gusto kong i-share sa inyo para malaman ninyo kung bibili kayo sa jeweler, kung worth it ba yung pagbili ng alahas sa the jeweler. So, ito na nga yung product, guys. Worth it naman siya. Kaso nga lang, yung price niya, mas mahal kesa sa online. Because, meron silang manpower, kuryente, may pinapasahod sila, of course. Yung pwesto pa, binabayaran. Tapos, yung mga guard pa, guys. Bukod sa guard ng SM department store, guys, meron pang another guard sa the jeweler. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, sa lobby ng SM, ayun, usually nakabungad yung the jeweler, eh, diba? So, dalawa yung guard doon, guys, kasi yung isa sa the jeweler, tapos yung isa sa department store. So, ganito yung itsura niya, guys. Sobrang ganda niya, actually, para sa akin. Tapos, ang presyo nito ay, yung chain, guys, 6,779.40. Tapos, yung kanyang pendant ay 3,119.40. So, guys, binayaran ko siya using debit card. Pwede kayong magbayad ng cash, debit card, credit card, at saka pwede siyang installment. Pwede siyang ilang months mo siyang babayaran. Tapos, 0% interest siya, guys.
Nung binili ko to guys, isipin mo, 9,898.80 cent, may discount pa nun. What? Yes, may discount pa. Isipin mo kung wala siyang discount, sobrang mahal niya guys. And then, kung bibili kayo sa jeweler guys, walang grams na nakalagay. Per item and per piece yung kanilang bentahan guys. Kaya kung pupunta kayo doon, hindi nyo malalaman kung ilang grams yon, hindi din nila sasabihin. Kasi usually nga, tulad ng sabi ko, binibenta nila ang kanilang mga products per piece and per item. Okay, kaya nung binili ko to, hindi ko alam kung ilang grams. Pero masasabi kong ito ay original na gold. Tapos, pina-appraisal ko siya guys para malaman ko kung ilang gram siya. So, pina-appraisal ko siya sa Cebuan at saka sa Tambunting. And pareho sila nang sinabi kung ilang grams ito. Ito nga ay 1.6 grams. So, pinagsamang chain na yon at saka yung pendant. So, hindi ko na pina-appraisal kasi na magkahiwalay. Kaso nga lang, ang problema guys, ganito. Kapag bumili ka sa online, mas mura siya. Of course, 'di ba? Yun nga lang, hindi ka 100% guaranteed na ito ay original na maibebenta sa iyo na gold kasi alam niyo naman madaming scammer online. Pero yung jeweler, hindi kanila lolokohin 100% na original yung gold nila. Kaso ang problema, okay? Ito yung price niya. Binili ko siya ng 9,898.80 pesos. Pero nung pina-appraisal ko na siya sa Cebuana, guys, ang labas, ang presyo niya lang is 3,264 pesos. Okay? Pero, kapag sa Tambunting, mas mura siya, 2,400 pesos lang siya. Pinagsamang chain and pendant na yun, guys. So, syempre, medyo nalungkot ako. Ang mahal ko siyang binili, pero kapag isasang lang siya, 3,264 pesos. Ang masama pa, may nakita akong ganitong klase ng necklace and chain and pendant sa online. Yun nga lang, syempre, hindi ako guaranteed na original yon. Pero yun nga, dahil first time ko pa lang na mabibili ng gold, sabi ko sa sarili ko na, kumbaga, diba, matututo ka sa unang pagkakamali mo, parang ganun, hindi na ako bibili ulit ng product sa the jeweler. Meron kasi ako nakita ang online shop na bilihan ng gold na legit, mas mura. Okay, nagbebenta din siya ng ganitong klase. May nakita nga ako ganitong pendant at saka ganitong klase ng chain sa kanya. Mas mura. Pero yun nga, nabili ko na siya, wala na tayong magagawa. Pero kasi guys, masasabi ko naman na, alam nyo yun, sulit yung pagkakabili ko sa kanya bukod sa maganda yung packaging, maganda yung paper bag. Tapos, alam mo yun, meron kang peace of mind pagbibili ka doon, lalo na kung magdadala ka ng malaking pera. Kasi di ba pagbibili ka ng gold, hindi lang naman yan dandaan eh. Libo-libo yung pera na pambibili mo. So meron kang peace of mind kapag bibili ka sa the jeweler kasi nasa mall siya, tsaka madami security guard, if ever man, di ba? So, yun na nga guys, medyo nalugi tayo, pero hindi ko naman to kasi binili para isangla o ibenta. Binili ko to para sa sarili ko, parang ano na din, treat na din sa sarili ko, ganyan dahil sa work hard, of course, ganyan. So, unang tangka ko ng gold ito guys, wala naman tayong magagawa, nabili ko na. Pero hindi ko naman siya pinagsisisihan na nabili ko siya ng mahal, kasi sulit naman siya para sa akin. Pero at least natuto tayo na meron pala tayong, pwede pala tayong bumili ng mas murang alahas online. Yun nga lang, hahanap ka ng legit na seller. Nga pala guys, yung chain niya, mukhang makapal, pero kapag pina-appraise mo, magaan lang siya. Pero at least, ayan, diba, ang ganda niya, kapag i-display mo siya, if ever meron ka magandang room, i-display mo siya, nakalagay siya sa nice na box, super nice nung box talaga, promise. Tapos nga pala guys, meron silang warranty, 7-day replacement. Halimbawa, napatunayan mo na peke itong product na ito, pwede mong ipa-replace sa kanila. Pero hindi kasama doon yung nagbago lang yung isip mo at ayaw mo na pala yung ganitong design, tapos ibabalik mo sa kanila, hindi yun pwede guys. At saka kapag bibili kayo online guys, try nyong isama yung nagbenta sa inyo sa Cebuana o kaya kung saan man kayo magpapa-appraise para malaman nyo kung tunay yung kanyang binibenta. Anyway, thank you so much for watching. Sana nakatulong tong video na ito para sa mga bibili ng gold dyan, sa online, sa mall, ganyan. And kung nakatulong ako, syempre, pa-like naman tong video na ito. Comment down below para sa mga katanungan ninyo na hindi ko na-clear patungkol sa the jeweler o kaya naman sa pagbili ng gold sa mall, ganyan. Thank you so much for watching. Huwag na huwag nyo kakalimutang mag-like, comment, and subscribe!
Bye!